para sira lang, ano, baliw lang. Hi everybody! Welcome to the Cheena Crab Show! Isa na naman pong araw, isa na naman pong Sunday. Nakapagsimba ba kayo? Galing ba kayo ng church? Magsimba kaya kung ganito itsura ko. Bago kami magsimba, diretso sa bahay, and then diretso post ng ating show for today. So, bakit ako nakaganito ng itsura ngayon? Because it's Halloween. Halloween is coming. Meron akong ginaya ko lang yung makeup ni Miss Chivel. Masyadong na-confirm yung ginawa niya dahil sobrang puti. Wala akong foundation na ganyan kaputi. So, hindi. Pero at least, di ba, kakaiba na itsura. Naisip ko na gumawa tayo ng mga Halloween looks. Iba-ibang itsura. So, kung ako nakaganito for fun lang, ayoko kasi masyadong papangitin yung itsura ko. Medyo mahihirapan ako pag pinapangit yung itsura ko. Ito na yung pinakapangit na magagawa ko sa itsura ko. Ganyan, di ba? Define pa rin ang brows. Dapat ganyan talaga. Gumawa ako ng looks para sa inyong lahat. Especially like dun sa mga mahilig sa mga freaky, scary ghosts. Scary mom, walang nang Pilipino, may rin sa mga ganyang katatakutan. So, nakakatawa yung time na ginagawa namin yan. Kasi even si Sean, na-or ko talaga sa akin na tamang ayaw niyang pinapakinggan. O ayaw niya nakikita pag ina-edit ko kasi natatakot siya. Nalo na nung ginagawa ko na yung mga scoring. And then, tapos yung isa naman, dun sa mga kabataan, sa mga teenager, matutuwa naman sila dito sa isang ginawa ko dahil medyo makulay ang buhay. Sinabang gulay. Makulay naman siya dahil para siyang anime. So, nakakatuwa. Excited ako ipakita sa inyo yan. Dahil dyan, gusto ko na, dahil dyan, sige, panoorin na natin ang aking ginawang makeover para sa inyo lahat. So here's my model for today. Si Princess Ryan, 'di ba? So ngayon, nilalagyan ko muna ng foundation ng kanyang buong mukha hanggang liig. Napakaganda ng babaeng ito at bilang ako ang makeup artist, kontrolado ko ang magiging itsura niya. So kung bitter ako sa mga ganda, abangan nyo na lang kung ano magiging itsura nito mamaya. So dito sobrang ine-effortan ko ang pagkukontour ng kanyang buong mukha para mas define yung itsura niya. Okay, mas magaganda sa kanya, sobrang bilog na bilog ang mukha mo, sobrang malaki, medyo busog ang pisngi, ganyan dapat ang ginagawa. And let's set it with a powder para hindi naman siya mukhang lapot, para hindi mukhang malagkit ang mukha. And aside from Princess Ryan, I have another model for today. Ang 11 years old na si Mariela. And I actually asked Mariela what kind of look she wants for Halloween. And she said she wants something cool, something fun, and something that she can't do by herself. Pwede maswerte ka, Mariela, dahil si Tita Cheena ay nandito para paglaruan ng iyong mukha. para ibigay yung desired look for this coming Halloween. Abangan natin si Princess and Mariela sa pagbabalik ng The Cheena Crab Show! Nailaw ka? Hindi ko makita yung sarili ko. Hindi nakakatuwa to. Ayun, nakatakot. Ano ba? Halloween na ba? Ang lakas maka-Halloween. Nandito kami ngayon. Anong oras na ba? What time is it? It's exactly 12 midnight. And nandito kami ngayon sa Fort Mason, San Francisco. Hulihin ko ang aking mga kamag-anak na crabs. Magka-crabbing kami ng tropang Cheena Bells. So,
kailangan namin gawin to ng gabi. Abangan ninyo kung gaano kadami ang mga kamag-anak kung mahuhuli ko, okay? So, nakikita nyo, napakadilim. Wala kami nakikita ni Baba ko, hindi ko makita. So, magka-crabbing kami na yun. Alas 12. Alas 12 ng madaling araw. Hi, women. So, kasama ko ngayon dito si Papa Mike. Hello. Papa Mike Oglime, na nilalagay na namin ang aming bait. Ano ba yung inalagay nating bait dyan? Breast chicken. What? Susha naman ang mga crabbing. Ang breast pa. Susha. Siyempre. Ganon, hindi sila kumakain ng mga leg, mga kung ano-ano part lang? Hindi. Ay, nakakaloka. Eh, paano pag wala... Wait. Pag wala tayo nakuwang crab, pwede ba natin iprito yan? Oh, no! Salty na. So, may diba? Salt niya. So, pag magka-crab ka, imagine magka-crab ka, di ba? Eh, bibili ka rin ng ganitong... ng ganitong manok. Yung isang buong... tango ito ba sa mga breast niya? Thigh, whatever. Parang lokohan lang, di ba? Gumastos ka ng bait, pinakain mo. Ikakainin mo sila. Well... So, exactly, 12:45 ng madaling araw. Diba, tingnan namin kung makailan kami na ano. Wala pa kami nilulublog ngayon. Pa-experience ako mamaya ng pagbato, ha? Ay, wag na. Wag kang sumama sa pagbato. Ibabato ka namin. Baka sumama ka pag pagbato mo to. Promise? Ikaw ang mahuhuling crab. Ah, ganon. Binapakita po nila sa ate. So... wala lang ba talagang ilaw o talagang sadyang maitim siya dahil talaga siya makita sa camera? Okay. Maitim sa dilim. Masaya sa'yo nila, kasama din nila yung mga anak nila. dahil nga, wala mapag-iwanan. Diba? Ito yung mga Junakis na ako yung hinahanap ni Shushan, wala siya ngayon kasi nilalagnat si Bagets. Kaya hindi siya makakasama. Sayang. Mm-mm, sayang. Baka mahamugat. Ako nga, dapat hindi ako napapahamug. Dumami ako. Tsaka baka mahamugan yung babiin. Balutin natin. Assalamualaikum. Makalipas ng ilang oras, ano na kaya ang nangyari sa mga nahuling crab? Kamustahin naman natin sila. Itchuserang palakang... Crab. Nakalimutan last name. Itchuserang palakang crab. Ito naman, iyaano namin siya. Sometimes, pwede siyang steam lang kung madalian ang iyong pagluto. Pero maraming klase ng pagluluto ng crab. Pero for this day, kasama natin si Kumaring Susan. Anong gagawin natin, Kumaring Susan? Ginata. Okay, ginata ang chever. Kasi nga naman, pag pinapak lang namin ng ito, mauubos to agad. So dapat gatain, lalo na pagpatay guto mga kasama. Mga maliliit namin, yun lang ang in-steam namin. And ito naman po ay aming gagataan para yung mga matataba. Okay? So sa kasalukuyan pong hinihiwa ni... Pero ayokong mag... Hindi ko kaya, tatarin niya ako. Tatarin mo na! Ayoko! Baka mamay magsasigan sa mukha ko. Kaya nakakaubay ako kay Daddy Crab ang pag... ang pagtadtad, paghiwa sa crab. Wala kaming nakitang babae, puro lalaki ang aming mga nahuling crab. Ganun, pinlano ko ng papangitin siya. Bakit parang maganda pa rin siya? Kakaloka! Dami lang. Kumain lang ng uling. Kumain talaga ng uling, pe. Gawin natin dito.
Saan mabalak ilagay? Hindi kasi ano ko lang sana, parang... Parang may olive lang dun sa may border. Tayo ka. Doon. It's sa border niya. Diba? Sa taas. Hindi, ibo-border niya. Ano na? Parang may olive. Ako lang magagalit yan. Ano yun mga? Jeremy! Yung moto niya kasi. Jeremy! Oh, shot. Dali mo na dito. Yung moto niya. Dito. Ito muna iyo, ano ko. Anong ginagawa mo kunaring tita? Naalis ko yung mga mamata natin kasi gusto mo to? Ang gamit ni Chap? Nakakaloka si kumaring Susan. Ang lakas makamatador ng peg. Yummy! Ito ko to? Tapang mo? Okay. Sige. Ingat-ingat lang sa mga may high blood. Pag bata ka pa, pwede mong ubusin yan. Oh, ayan o. Samahin natin yung mga ano, mga kamay-tumay. Ayun yung laro na yan. Ready na si Kumaring Susan na igisa ang ating bawang sibuyas. Ilalagay ko muna yung mga papa. Gutom na ba kayo? Kamustahin naman natin ang naging transformation ni Princess Ryan. Umiiyak yung anak ni Princess kasi hinahanap niya yung mama niya, naririnig niya yung boses. Kanina pa tinatawag ni Princess, ayaw lumapit. Hindi niya talaga na mukhaan. Kami, hindi ka tayo. Baby! Mommy! Come here! Doon ka dalaga. Come here! Lagot! Mamukhaan kaya ni Amira ang kanyang mommy princess? That's funny. I'm gonna traumatize yung anak ko. That's funny. She knows my voice, but she doesn't pero get it. Why? If you're not wearing that makeup, you think she's gonna come? Yo, lapit agad yan sa akin. Diba? Hindi ganyan yan. Okay, let's finish it. So, she'll... Poor baby, babe. Ano mo naman? Okay, enjoy ka, ano?
Princess Ryan, di ba, pinapangit ko na't lahat-lahat. Ganda pa rin ang itsura. Tingnan nyo, oh. Diyos ko naman. Oh, di ba? May mga mumu, ganyan ang itsura ng mumu. Ano pa to? Mumu, ganyan ang itsura. Ang ganda-ganda pa rin, di ba? At syempre, matapos ko kayong takutin, eh gugutumin ko na muna kayo. At atin na ngayong isasahog ang mga itsuserang palakang crabs. Ang bango-bango. Feeling ko kung naaamoy niya lang to, siguradong dadampot na kayo ng kanin at sisimulan niyo ng lantakan. Mga kapuso, mga kapatid, mga kapamilya, you're watching the Cheena Crab Show! Atin naman ang silipin kung ano ang itsura ni Mariela! Eto ngayon ang nakakaloka, ang kilay ni Bagets! Abutin ba ng siyam-siyam sa pagtatagpi ng kilay? Siyempre, bata pa, hindi pwedeng ahitin. Magagalit si Mami. Bilang hindi sanay si Baget sa paglalagay ng makeup, lalo na sa mata, challenge ito sa akin dahil kanina pa nagluluha. Nakakaloka! Sige, kurap pa, kurap, para maiyak! Meka, may napansin ako. Meka, mukha ka! Ay, hindi mo. Wow! Like mother, like daughter! You... ni Bagets. Imoterang palaka. O, di ikaw na. Sige pa, Aura, Aura. I-enjoy mo na yung moment mong yan. Ganda, di ba? Naaalala ko tuloy nung kabataan ko. Presenting Mariela Balagtas Aglimen. Ang anghang ng amoy, bonggay. Pero syempre, simulayin ito. Kailangan namin munang kantahan ng aking BFF, ang friendship na si Heidi, because it's her birthday. Halika na, dali! Halika na dito! Birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, dear Heidi Bells! Happy birthday to you! Ako, Mami. Mga crab, chuba eh. Yay! Happy birthday! It's time for birthday greeting! October 14th, Ali Benson, Elizabeth Mihalis, and Vincent Caballero. October 15th, Vaughn Cruz and Stephen Graney. October 16th, Anushka Gandhi, Shane Castillo.
Happy birthday, everyone! Enjoy! Ang taray-taray! O, bilang pinagluto naman tayo ni Susan na ginata ang crab. Wow, ginataan niya ako. Eh, masama ang loob niya dahil bakit hindi ko daw siya mini-makeupan. So, sabi niya, bilang nandito na rin naman ako, sabi ko, eh, kasi ayaw kitang makeupan dahil baka feeling ko masayang lang naman yung makeup ko. Dahil marami-raming gagawing pag-makeup sa'yo. Masasayang ako mayroon ako makeup trick. So, eh, gusto niyang matuto kung paano gawin ng kanyang kilay na natural. Yung hindi mukhang tattoo, di ba? So, binigyan ko siya ng mga tips kung paano niya gagawin yan. Panoorin niyo to. Okay, I got her this Lorac brow kit which comes with the wax and two shades of powder, okay? First thing that we're gonna use is the wax so that the powder will stick into it. At this point, pina-follow ko lang naman yung natural arch ng kanyang kilay, which is pinapalinaw lang natin ang malabong tattoo. Tattoo talaga. Just to make it look, ano ba tawag dito? Natural, na parang may hair. And I'm going to use a retractable pencil. I don't wanna use yung makapal yung dulo, so you wanna make sure yung retractable kasi manipis yung end niya, because you are going to put it only underneath of the brow just to give more definition. So using that pencil din, eh yan ang magsisilbing ruler mo kung paano mo ngayon ipupwesto ang iyong kilay. Tagdag ka na lang sa dulo if you need to add more length. Bebe! Haray ni bakla! Siserang palaka! Oh, teka! Parang may kamukha kang artista, te! Ayan! So, marunong na si Kumaring Susan kung paano gumawa ng kanyang kilay. Hindi po sponsor yung anong yan, yung Lorac na yan. That's one of my favorite brow kit. Yung sa Lorac, kasi sa isang trio, you have your wax. You have two colors for you to play with. So, napakaganda niyan. And then, so yun lang, practice and practice. Practice makes perfect! Diba? So, pag-practicean mo lang yan, tsaka kayo sa mga nanonood kung ang problema nyo rin kilay. Kasi even me, I don't really wear makeup na marami na pang araw-araw kung hindi naman din ako papasok. So, yeah, akala nyo lang na naka-makeup lang, pero hindi rin naman. Syempre gusto ko rin pagpahingay na aking skin. Pero, never ever 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 mo ako makikita na lalabas na wala akong kilay, okay? So, kasi yan ang nagbibigay ng definition sa iyong mukha. So, kung halimbawa wala akong makeup, nagmamadali ako, eyeliner lang, dead man na BB cream, pasok na sa banga, and then ang aking eyeglasses, ang aking jalamin, pero ang aking brow, define. Kasi doon nagmumukhang pwede mong ilabas ang iyong expression, ang iyong facial expression sa iyong kilay, di ba? So ang pagkilay mo siyang sa lubong, galit, may dulo, pataas, mal-detail, di ba? So ayan. Sino ba? Ano pa ba? So, yan, tinuruan ko siya kung paano. Kaya, practice niya. Marami kayong mga makikita ang tutorial sa YouTube that you can follow. So, yun ang pinakamaganda sa ating mga kababaihan. Huwag niyong, yung sa mga iba, especially yung mga client ko, if I have my clients at home na mini-makeupan ko, dyan ako nagtatagal sa kilay, especially kung ang kilay nila ay buhag-hag. Diba? Yung tipong, bang, sanda mo ako, tinan mo yung kilay ko, diba? Linis. Oh, yes. Pwede kong pahabain if I want it. Kaya nga sabi ko kay Susan, kung gagawin mo yan from here, ayan ang iyong tanda kung kailan mo sisimulan ng iyong kilay. Kung ang hair mo sa kilay mo, eh dito nag-i-start, dito sa bandang dito nag-i-start, then you wanna make sure you fill it in. Kaya ka nga mayroong powder. So, dadagdagan mo yung powder mo from here, dito ka nga magsisimula mula dito sa iyong ilong, pataas, detach, ayan, and then all the way down, and then para naman sa arch, from here to here, right? So, magkakagaganyan yan. From 1, 2, 3. Yung sa dulo, doon naman mag-i-end. Sa pinaka, asan ba? Ito. Yung pinaka baba niya is dapat sakto from here. So, ganun po ang yung gagawin sa inyong mga kilay. Para kahit hindi kayo naka-makeup whatsoever, itago nyo ngayon mga tasa inyong mga salamin shades, pero ang kilay nyo define perfect, or just wear your red lipstick. Bongga na yan. Pasok na yan sa banga. Okay? Got the point! Hindi pa na kontento si Kumaring Susan at ayaw niyang hindi siya papayag na kilay lang ang gagawin ko sa kanya. Gusto niyang hilera ko na rin siya sa aking dalawang model kanina, si Princess at si Mariela.
isama na rin siya sa Halloween episode na make-upan ko na rin ang buong mukha niya. So parang naisip ko ngayon na hi, malaking challenge ito sa akin pag make-upan ko buong mukha nito. Pag hindi ko ito napaganda, ikababagsak ng career ko. Oh, seryoso si Kumaring Susan, no? Akala naman niya seryoso rin ako sa ginagawa ko sa kanya. Parang may inaayusan lang akong alien. Bingi pala si Dora. Ha? Tinatawag ba ako ni Ate Kimi? Dora! Dora! Kimi! Ate Kimi! Ate Kimi! Bakit may halak? Hi! This is Suzanne Bugawan from California. Confess like me, Eugene Domingo. Inyong oras na ibinigay niyo sa amin. Sa mga kapanood, mag-ano po kayo, mag-TCCS Marathon. Kaya, available lang po yan sa ating website. Pwede kayong mag-scroll down dyan, cheenacrab.com. And then, scroll down from first episode, even yung ating pilot episode ng aking birthday bash, kung di nyo pa napapanood yan. And then, all throughout, kasi libre naman po yan, you don't need to subscribe. Ang kagandahan lang po yan is, it's a web show, so kahit sino po sa buong mundo, pwede nyo po siyang mapanood, di ba? Sa mga nakakamiss sa akin, marami nagme-message sa akin. So, maraming salamat. Ini-invitahan ko kayong gumawa ng inyong mga videos saying, and you're watching the Cheena Crab Show. And you're watching the Cheena Crab Show. And you're watching the Cheena Crab Show. It's up to you kung paano mo sasabihin yung mga katagang yan. Pero that's the only thing I need. Or be creative. Bahala kayo. I-email nyo sa akin, iCrabTV. Or you can post it directly sa ating page, which is iCrabTV, sa facebook.com/iCrabTV. Tulad ng mga taong ito. Hi, this is Kit Kat. Mga kapuso, mga kapatid, mga kapamilya, you're watching the Cheena Crab Show! And hello to you! This is Kakay Bautista, and you're watching the Cheena Crab Show! Paka! Oh! Hi! Hi to all of you! This is Joy Viado, and you are watching the Cheena Crab Show! And you're watching the Cheena Crab Show. 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 So ayan, di ba? Para maging para kasama din kayo sa ating pang-insert for my commercial sa show. So gusto ko iba-ibang tao. Uno, sa isa sa mga susunod na episode ng Cheena Crab Show, nandoon ang inyong video saying, and you're watching the Cheena Crab Show. Bebeng! At saka sino pinaka-original and then nakakatawa, makaka-receive kayo sa akin ng puzzle load courtesy of Corazon Jewelers ni Ate Chet, sangga lang ng Winnipeg, Canada. Ate Chet, thank you so much. Thank you so much. Sa mga magsisend ng video sa akin, you wanna make sure na dun sa mga device yung kagamitin yung inyong iPad or iPhone, make sure naka-landscape po ang inyong devices, video na gagamitin nyo, especially kung iPad or iPhone. So, dapat pa ganyan po yan para madali sa akin i-edit, okay? Landscape, ganyan na magiging itsura sa video. And kapag portrait naman, ganito. So, mas maganda kung landscape, di ba? Abang ako yung mga video, okay? Speaking of pa-landscape, nako, dumating na ang aking jajajajang, o, di ba? Kamwa, ang aking certificate, see? In Fairview, sa mga natanong saan na pumasok dyan, sa Kamwa Couture Academy of Modern Makeup Artistry. Natapos ko ang kanilang Master of Makeup Artistry, Airbrush and Hair Styling. For film, TV,
print fashion for entertainment industry. Ayun yung pumunta ako nung August sa ano sa LA. Tapos ngayon lang sa akin dumating ang aking certificate. At salamat kay CJ Jet Puktay, ang aking instructor. Hi CJ. So sana po nag-enjoy kayo sa ating episode for today. So ayan, nakaka-anim na ano na tayo. So alam niyo na kung anong gagawin niyo after you watch it, you like it and you share it, 'di ba? Hanggang sa susunod na pagkikita-kita muna natin next Sunday, same time, same channel sa www.cheenacrab.com. Bye. Eh, hirap na hirap ng huli eh. Ano to? Pahirap ang pangkainin. Kakaloka yung rab grab. Parang kailan lang pumapalag-palag ka. Parang kailan lang ang mga pangarap mo'y kay hirap abutin. Diba? Tara yo. Bebeng! Bebebeng! Bing! Beb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 
sa kanilang pananahimik sa ilalim ng tubig dagat, sa ilalim ng sa pier ng San Francisco. Ngayon po ay amin na silang kinakain. Walang pakialam yung mga kasama ko kasi po, sila po ay mga patay gutom sa crack. Diba? Naghirap kaya kami. Puyat. Hoy! Natulog ka lang! Huwag kang palaka, natulog ka lang. Galit-galit muna. Kainan, chuba egg. Kamusta naman yung crab na kagabi, hirap na hirap tayong tuna. Si Alan po, kaway Alan. Si Alan po, siya po yung nakakahuli ng mga maniliit. Yung mga anak lang, mga talangka, kailangan namin ipatuli sa dagat. So, yeah, ito o, diba? Tara yun. Ate Kimi! Ate Kimi na dito ako! Ate Kimi!